What's up mga kawanges? May itong topic natin. Ito itatanong ko lang din po sa inyo kasi ito hindi ko rin alam kung bakit sa atin na mga tao na kung tayo man ay nagkakamali, bakit ang bigat, ang hirap tanggapin natin na tayo ay nagkakamali. Kaya pag tayo napapagsabihan na ganun, tayo parawang mas, kung sino pang mali, siya pang galit. Yan, ayon sa aking nalalaman, karamihan sa mga tao, kahit saan lugar, nangyayari yan na pag siya nagkakamali, pagka siya ay nasisita, siya pang galit. Bakit? Kaya yan, tinatanong ko kasi hindi ko alam bakit nga ba, bakit kahirap tanggapin na ikay nagkakamali. Halimbawa, gumawa ka ng isang bagay na nagkamali ka at ikay napuna na bakit gano'n ang ginagawa mo, pero hindi mo talaga matanggap na ikaw may ginagkamali. Parang inisip mo yung ginagawa mo laging tama. Bakit? Kaya yun, tinatanong ko po sa inyo, lalo na sa mga subscriber ko o mga viewers, bago ko tapusin tong video ito, please subscribe and click the notification bell para sa mga updated nating video, para sa susunod mapapanood nyo. Ayan ang katanungan ko na hindi ko rin masasagot sa sarili ko. Kasi yun nga, kahit sa ating mga Pilipino, di ba, kahit nakasakit na tayo o meron man tayong nasaktan na tao, na hindi ko naman sinasabing kahit sa pananalita lang, yung siyempre masakit na rin yun, pero bakit kaya karamihan yan kahit sa magkakasama sa bahay minsan hindi nagkakaunawaan? Yun nga, minsan may nagkakamali, pero mga kawangis, hindi mo andun yung ano, yung wala kang yung acceptance na tinatawag na ikay nagkamali. Bakit? Sa mga kawangis, sa mga subscriber ko, mga viewers, comment lang kayo sa baba kung meron man kayong gusto itanong. At nasagot nyo na yung tanong ko. Maraming salamat, at may kahit pa paano may matutunan ako. Kasi ito kaya ako yung video na ito. Tinatanong ko sa sarili ko, bakit ang tao pag nagkakamali, parang hirap tanggapin na siya ay nagkamali. Nasa isip niya kasi lagi siyang tama, kaya yun ang tanong ko. Ang tanong ko po sa inyo, kaya kung sino man ang makakasagot ng tanong kong ito, at tama yung sagot, sinasabi ko, ikaw na yung pinaka matalinong tao dito sa mundo. Kasi hanggang ngayon, yan ang hindi nababago sa isip natin, na tanggapin ang kamalian at magpatawad. Sabi nga sa Biblia, kung sino man ang nagpapatawad, yan siya ang pinagpapala. Kung sino man ang inaapi, siya pa rin magpinagpapala. Kaya sa pananaw ko, siguro
panahon na para baguhin natin yung mga nakaugalian natin na ganun. Kung nagkamali, aminin mo na lang. Meron kasing natawag na bawal daw magsinungaling, pero hindi naman nasusunod din yun. Kasi paano kung sakali man may ginawa ka na ayaw mo rin naman mapahamak. Natural, sasabihin mo, hindi ako ha, hindi ako gumawa niyan. May tanongin ko, sinong umano kay, ano, kay Rizal, sabihin mo. Ako, hindi naman siguro, hindi mo aminin kahit sino, di ba? So, mga kawangis, ang video ito, ay hindi ko na, medyo maiksi lang to kasi hindi naman to, ano lang to, parang dagdag kaalaman din to kung paano tumanggap ng tama at mali. Kawangis, thank you for watching this video. Mag-comment lang kayo. Maraming salamat.